Hello? Ang sabi mo, itatakas natin si Mama. Bakit binago mo yung plano? Bakit hindi niyo ako pinakinggan? Ngayon nangyari ito. Alam mong ayaw ng mama mo. Kailangan kong i-abort ang planong yun dahil hindi siya magko-cooperate. Hindi din magtatagumpay ang planong yun. Ang sabihin mo na tuwag ka. Ang sabihin mo na takot ka na masira ang pangalan mo. Ngayon nangyari ito. Kung tinuloy natin ang plano, hindi dapat namatay si Mama. Huwag mong isisi sa akin to, Amelia. You were supposed to protect her. Ginawa ko ang makakaya ko. But not enough. Now my mother's dead. You can never bring her back, Leo. I'm sorry, Amelia. I'm sorry. Hanapin mo kung sinong pumatay sa mama ko. Hanapin mo kung sinong bumalik sa kanya. Gagawin ko ang lahat para malaman kung sinong pumatay sa kanya. Still waiting for an update from the police. Possible ho ba na isa sa mga kasama niya sa sindikato ang pumatay sa kanya? Sorry, I don't have anything to say right now. Kahit konting statement lang ho. Wala ho ba talaga kayong alam? Wala kaming alam. Umalis na kayo. Pero paano niyo po mapapatunayan sa lahat na inosente nga po kayo? Hindi ba kayo natatakot na kung kasabwat nga kayo ng nanay ninyo, delikado rin mga buhay ninyo. Baka balikan kayo ng mga sindikato. Sinabi ko, wala nga kaming alam. Konting respeto naman. Sige na, umalis na kayo. Tama na! Maawa naman kayo sa amin. Nawalan ako din ang ina. Kahit nga doon makasama ang tingin yung lahat sa kanya. Your mother. Wala kaming alam sa sindikato. Dahil wala siyang ibang pinakita sa amin kundi puro pagmamahal. Nakikipag-usap ako sa inyo. Ano ba gusto niyong pag-usap? My mother is gone. Bigyan niyo naman kami ng konting katalimitan. Konting respeto lang. Sa mga palabas niyo. Hindi niyo habang buhay mapagtatakpan ang mga kasinungalingan niyo. Lalabas din ang totoo. Tuloy-tuloy pa rin yung mga lahat.
gagamitin nila lahat ng naipon nilang ebidensya para hanapin yung pumatay kay Mama. Paano ko isa sa mga partners natin ang gumawa nito kay Mama? Delikado ang buhay natin. Baka isipin nila magsasalita tayo. I will make sure. I will make it clear to them that we won't. Hindi natin kontrolado ang mga balak nila. Habang nadidiin tayo, hindi sila mapapakali. Ginawa na nila yun ang paraan. Kinausap niya na ang mga media para linisin ang pangalan natin. We are. And we will remain innocent. And as long as our business partners think that we're off the hook, I don't think that they will be threatened. Huwag na huwag lang sila magkakamali. Dahil una ako sila. Gagantihan ko kung gumawa nito kay Mama. General, we receive a call from the Office of the Chief of Staff. Pinapatawag po kayo ni General Ronquillo for a meeting. Okay, paki-check ngayon schedule ko bukas. Sir, ngayon daw po kayo kailangan mag-report sa office niya. Sir, General Chavez reports, sir. Find your seat, General. Thank you, sir. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, General Chavez. You know why you are here. Tungkol sa insidente nangyari kahapon, sir. Yes, that unpleasant incident that happened right under your nose. Explain to me, paano nangyari yun? Sir, nasa masusing investigation na ho ang lahat. Sinisiguro ko sa inyo na magkakaroon na malinaw na sagot dito sa lalong madaling panahon. Do we have a confirmed identity of the gunman? The NIA and the National Police are currently in the process of elimination and addition of the suspect, sir. Currently in the process. Ang ibig niyo sabihin, wala pang resulta o wala pang anumang nagagawa. Sir, I will make sure that there will be an intensified manhunt operation for the gunman as soon as possible, sir. Hindi ko hayaan na hindi mahuli agad ang suspect. Taong yun nakasalala yung mga sagot sa lahat ng investigasyon sa sindikatong tinutugis namin, sir. Klaruin mo nga sa akin, General. Ilang buwan ninyo nang inaasikaso ang pag-iimbestiga dyan sa sindikato? May plano ka bang paabutin patuloy isang taon? O naghahanap ka pa ng mas mahabang panahon? No, sir. Good. At least we understand each other. Huwag mo nang patagalin ito. Consider my words a warning. Huwag mo nang paabutin pang madungisan ang reputasyon natin lahat. Do your work now. Sir, yes, sir. Linda, pakisabi na lang din kay Lester, ha? Napauwi na rin ako. Huwag mo na muna sasabihin yung tungkol kay Mama. Ako na lang ang magsasabi sa kanya. Sige. Kausap mo si Tita Linda? Nasa bahay siya? Oo eh. Nakikiusap siya kung pwede daw siya na muna mag-alaga kay Lester. Ang sinabi mo? Umayag na ako kasi hinahanap-hanap din naman siya ng bata eh. Mabuti naman. Pero Anton, talaga bang makakabuti? Sinabi mo, di ba hinahanap siya ni Lester? At yun din naman yung gusto ni Mama, yung bumalik si Tita Linda sa atin. Na bumalik ang lahat sa dati. Pero paano babalik sa dati? Hindi na mawawala ang suspensya ni si
Sigurado ako ngayon, pati na rin si Linda. Isa lang ang paraan para mabura yung mga pagsususpetsa nila. Paraan? Ibigay na natin yung hilingin ni Celine. Yung biopsy ng puso ni Lester para mapag-DNA-tisan natin. Tonto ka pa naman. Yan pa pa naman ang uunahin ko kung anong gusto ni Celine. Yan lang ang tanging paraan para tumigil na sila sa paghihinala nila. Stop it! Mas uunahin kong hanapin kung sino umatay kay Mama kesa unahin ko yung mga kabaliwan ni Celine. Tinignan na namin lahat ng angulo, lahat ng CCTV, hindi pa rin ma-identify yung shooter. Yung mga testigo ba? Yung mga security kasama mo, wala. Walang nakitang kayo na hinala. Eh, yung sasakyan na bumangga sa akin, anong balita doon? Hindi malabo yung plate number. Halatang sinadya para hindi makita sa CCTV. Hindi tayo pwedeng mawalan ng leads, Sam. Marami pang nawawalang bata. Kailangan natin malaman kung ano nangyari sa kanila. Dahil kung di tayo gagalaw at hindi tayo kikilos pa, matulad sila sa anak ko. Alam ko, Emman. Hindi pa tapos ang laban. Failure. Lalo na sa pagpili ng lalaking mamahalin ko. And that's what she hated most. Failure. Naalala ko nga nung bata pa ako. She always treated me differently. Kaya lagi kong iniisip na mas mahal si Anton kesa sa akin. Amelia, alam mong hindi totoo yan. Oo. But now I realized it too late. All this time, she was just teaching me to be strong and preparing me for this. I'm sorry. Huwag nabuhos ko sa'yo lahat ng galit ko kanina. Naintindihan kita, Amelia. Salamat sa pagpunta. Kahit na pwedeng ikagalit ang mga tao sa'yo. Alam mo, wala rin ang galit nila sa... Inayos ka na sa media ang pangalan natin. Salamat. Malaking tulong yun. Kulang pa yan para makabawi ako sa'yo. Hahanapin natin ang pumunta sa kanya. Layo. Hanapin. Kung sinong pumatay kay Mama, wala akong pakialam kung sinong nasa likod nito. Gusto kong magbayad ang lahat ng may kinalaman sa pagkamatay. Kailangan ko nang bumalik sa opisina. Tatawag na lang at ang pagka-informasyon na ako. Kung may kailangan ka, Amelia, nandito na kami ni Clarissa para sa'yo. Simpatyan, lalo na sa naiwang pamilya ni Dr. Hernandez. Hindi raw makatarungan ang ginawang pagpatay sa kanya at naniniwala silang inosente ang mga anak niya. Emman, kaya na! Tayo si Celine. Delgado, pwede ba kami makakuha ng public statement mula sa inyo? Ano po sasabi niyo sa pagpatay kay Dr. Hernandez? Paano na ho yung istisyang hinahanap ninyo? Celine, nandito ka rin ba para samahan kami? Hindi pa rin tayo dapat manahimik. Wala pang justisya sa mga ginawa nila sa anak namin. Pasensya na ho kayo. Wala ho ako dito para mag-rally. Makikiramay ka? Huwag mo sabihin nakikisimpatya ka? Celine, huwag mo rin sanang kalimutan na pamilya to nang pumatay sa anak natin. Sa anak mo. Anong klase kang ina? Celine! Pasensya na po. Uy, Celine! Sinungog ng kaanak ng mga biktima si Celine Delgado, ina ng biktimang si Robbie. Galit ang mga tao dahil mas pinili ni Delgado ang makiramay sa mga Hernandez
kesa makisimpatya sa mga tao na nandirito ngayon. Akala namin, takampi namin siya. Nakausap mo na ba si Celine? Tay, sabihin mo niya. Sinubukan ko, tay. Pero hindi niya na ako sinasagot. Ibig sabihin, hindi mo pa rin siya na-convincing layuan si Anton. Subukan mo siyang kumbinsihin, anak. Tay, maraming beses ko nang sinubukan. Pero kita niyo naman, oh. Nakapag-desisyon na siya. Nasa burol pa nga siya, eh. Wala na akong magagawa dyan. Susukuan mo na lang ba siya ng ganun-ganun? Hindi ako ang sumuko, tay. Siya. Hindi lang naman ito yung unang beses na ginawa niya sa akin to. Halos mawasak na nga yung buhay ko dati. Ayoko nang maulit yan. Celine, pasensya ka na sa nangyari sa labas, ha? Huwag ka mag-alala. Sa susunod, tawag na ako ng polis para tamputin sila. Ito, lalo lang sila magagalit sa gagawin mo. Paano kung may gawin sila? Lalo na sa'yo. Wala silang gagawin masama. Humihingi lang sila ng hustisya na matagal yung pinagkakait sa kanila. Hindi pa ba sapat yun na namatay si Mama? Mas maraming iniwang katanungan ng pagkamatay ng Mama mo. Mas lalo mo sila dapat naiintindihan ngayon dahil pare-parehas na tayong humihingi ng hustisya at katotohanan. Sige, sige. Huwag ka mag-alala. Saka usapin ko ulit si ate para gawin na yung DNA test tsaka yung biopsy ng puso ni Lester para mapatunayan namin na hindi kami nagsisimuling. Anton. Uuwi lang ako sandali. Titignan ko lang si Lester. Sige. Paano si Celine, anak? Delikado siya sa mga Hernandez. Tay, kung ayaw niyang maniwala sa akin, hindi ko na siya pipilitin. Ang importante ngayon, patunayan ko na nagsisinungaling yung Anton na yan. Makakuha ko ng hustisya para sa anak ko.